8 pelikula ni Ati Guy ang nanguna, tinangkilik at talagang gumawa ng record. Ito po ay naitala. Talaga namang nanguna ang mga pelikula ni Ati Guy na ito dahil sa makabuluhan, dahil sa pagganap at husay ni Miss Nora Honor. Ano pong pelikula ang mga ito at saan po nangyari ito? Abangan po natin. Kumusta? Alam ko po na dama pa rin po natin yung diwa ng Pasko, yung pagmamahalan at pag-ibig, pagkakaisa sa bawat isa. Ito po si Clifford D.R. na nagsasabing pagpalain tayo ng Panginoong Diyos at sumaatin ang kapayapaan. At alam ko po na excited na tayo para sa bagong taon. Ayan! Ingat-ingat po tayo. Nawa po ay sama-sama tayo buong pamilya na nagkakaisa ng pagmamahalan celebrate ng bagong taon. Huwag po natin kalimutan i-subscribe ang YouTube channel na Hearts Expression. Tapusin po natin ang video at ito po ay ating i-like. At ganyan din po, of course, ang YouTube channel ng ating pinakamamahal na si Miss Nora Honor, ang Nora Honor Official. Ito po ay ating panoorin. Ito po ay ating i-like and of course, syempre, subscribe natin sa mga hindi pa nag-subscribe. At ngayon po, alam po natin na si Ati Guy ay talagang reynang reyna pagdating sa husay, pagganap ng mga papel na kanyang ginagampanan. At talaga namang ito po ay nakaka-believe sapagkat ang mga kritiko ay humahanga sa kanya. Marami siyang ginawang pelikula na talaga namang kinalulugdan sa iba't ibang Giving Award bodies. Siya po ay nananalo, nag-aapot ng mga awards para sa kanyang pelikula. Bakit nga ba? Sapagkat napakahusay ni Ati Guy, hindi lang yung pagkahusay niya, kung hindi yung kwento. Talagang tumatatak yung kwento na nag-iiwan ng kurot sa puso ng ginintuang aral. Kaya naman, noon at hanggang ngayon, nananatiling inaabangan ang kanyang mga pelikula. 8 pelikula ni Ati Guy ang siyang tinangkilik, nanguna at talaga namang gumawa ng record sa takilya. Kaya nga si Ati Guy ay talagang box office queen. Reynang reyna sa lahat ng kanyang ginagawang pelikula inaabangan. Ang 8 pelikulang ito ay talaga namang siya ang nanguna. Marami siyang nanguna, pero ito po, 8 lang sapagkat particular po tayo sa Metro Manila Film Festival. Tandaan po natin, si Ati Guy, napakaraming ginawang pelikula na talagang nanguna. Pero pag-uusapan lang po natin ang 8 sa Metro Manila Film Festival. At tandaan po natin, si Ati Guy po ang pinakamaraming nomination sa Metro Manila Film Festival. At siya rin po ang pinakamaraming napanalunan as Best Actress at pinakamaraming entry sa Metro Manila Film Festival. Ano-ano po ang 8 pelikula na naitala na si Ati Guy ay talaga nanguna sa Metro Manila Film Festival? Panoorin po natin ito. Number 1 sa 8 na nangunang pelikula ni Ati Guy ay ang Bato-Bato sa Langit na napakahusay, isa pong comedy. Susunod, another comedy. Kasama niya po dito
si Haring Donkey, ang Jack and Jill of the third kind. Number 3, Kasal-kasalan, Bahay-bahayan, another comedy. Kaya po si Ate Guy, gumawa din po ng mga comedy sa Metro Manila Film Festival. Hindi naman po lahat puro seryoso. At tayo po ay talagang napatawa ni Ate Guy. Napatawa niya po tayo ng gusto. Susunod, isang drama, Kung Ako'y Iiwan Mo. Kung Ako'y Iiwan Mo. Napakagandang pelikula. At susunod, dito po ay nakipagtagisan ng sayaw si Ate Guy. No, sumayaw siya dito at napakarami niyang naging leading man dito. Ang Rock and Roll. At syempre, ang pang-8, sino ba ang makakalimot sa pelikulang top grosser at talagang humapot ng awards? Naghimala ang himala ni Ate Guy sa pelikulang Himala na hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ng kasaysayan. Yan po ang 8 pelikula ni Ate Guy at ang iba po ay talagang nasa top 3. Yung ibang ginawa niya ay talagang makikita natin ito po ay nasa top 3 at gumagawa talaga ng record si Ate Guy sa mga pelikulang 1970s and 1980s. Ganyan kabusay ang isang Miss Nora Honor. Kaya po, nakakamiss po no, yung Metro Manila Film Festival, yung mga Parade of Stars, yan, yung Awards Night, at ang inaabangan ay sa Ate Guy. Napapanahon po ang ating topic sa pagkakayon po ay nagaganap ang Metro Manila Film Festival 47 Metro Manila Film Festival. Kung di pa ako nagkakamali, yun po ang natatandaan ko. At salamat po sa lahat ng tumatangkilit ng mga pelikulang Pilipino, especially ang pelikula ni Ate Guy. Siyempre, ang kontrabida habang pinapin niya sapagkat kapanakalimit ang kontrabida ni Ate Guy. Ate Guy, congratulations at marami ka pang gagawin kahangahan ng pelikula. Ito po si Kimberly Arden nagsasabing, as long as there's love, we will stand and to God be the glory. Marami sa amin. God bless and all.